Ganda oh. Wow, napakaganda. Sa video na ito ay sabay-sabay nating alamin ang mas maayos, maganda at nakaka-enjoy na kalsada na isa sa mga alternatibong ruta kung ikaw ay pupunta ng Bicol-Albay o di kaya naman Albay to Manila. Ito ang Camarines Norte. Ang daang ito ay mas malayo na humigit kumulang 106 kilometers o 2 hours kumpara sa traditional na dinaraan ng Tagkawayan at Ragay. So nandito na tayo ngayon sa boundary ng Camarines Norte, itong part na to. At itong likod natin ang Camarines Sur. Part din ng Norte yung forest. Yun, oo nga naman, nasa gitna tayo. May kalayuan man, pero ito ang paraan kung gusto mong maiwasan ang malulubak at nagdalakihang mga truck sa kalsada. Gusto mong malaman kung bakit? Tara, simulan natin ang video. Tapos green na green tong gilid. Diba? Ganda. Welcome, you are now entering the Bicol Natural Park. Tapos ang masarap dito guys, maririnig mo yung mga huni ng mga ibon. Po? Oo, sakto. Wow. Wow. So okay dito guys, tsaka hindi ganun ka-traffic, wala gaano sasakyan. Grabe, sumayad yung aking crash guard guys. Muntik na ako sumemplang. Ayan o, lalim. Good morning guys, day 3 dito sa Albay. Dito pa rin tayo tumuloy ngayon sa Onju Travelers. At mga alas 9 na ata ako dumating dito kahapon. So, napakaganda pa rin ang panahon. Kahapon doon tayo, ngayon dito naman tayo. So, set up lang tayo, tapos ngayong araw is pauwi na po tayo ng Manila. Pero ang dadaanan natin guys, hindi na tayo dadaan ng Tagkawayan. Dadaan tayo ng Daet. Mas malayo siya kasi mas siguro, hindi ko sure kung nasa 100 kilometers yung layo. So, mga 2.5 hours yung layo compared doon sa traditional na Tagkawayan na dadaanan natin. Siyempre, para maiba naman, tsaka malubak sa Tagkawayan, hindi ko sure sa Daet. Ang alam mo sa Daet, napakaganda ng mga likuan doon, mga bangkingan doon. Kaya tingnan natin, kasi nadaanan ko lang siya around para mga gabi ng mga endurance namin. So ngayon, madadaanan ulit natin. Tingnan natin kung gaano kaganda ang Daet para mapakita ko naman sa inyo yung Norte. Kasi dito tayo dumaan sa Sur eh, Camarines Sur. So, Norte naman tayo. Alright? So, bibili lang tayo ng pasalubong, tapos ready ko yung mga gamit ko, and let's go! Bro! Dito na ako. Thank you. Ayun, okay. So, paalam ngayon. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo. And then, salamat po dito sa Onju Travelers Inn o Onju Hotel dahil sa pagpapatuloy at saka sa warm welcome dito. Napakaganda ng lugar nyo po. Maraming maraming salamat po. Kuya Don, Kuya Ray, salamat din sa mga nag-abang at pumunta at na-meet natin. Salamat guys. Napakagandang mayon. Parang ayaw kong umalis dito kasi napakaganda ng mayon. Diba? Tara. Dito pala tayo dadaan sa bypass. Let's go. Ay, ang sarap. Meron dito. Pili. Magkano po sa pili? Alright, solve. Bumili tayo ng pili. Hindi na tayo bumili ng pinangat kasi marami namin pinadala sa atin sila Onju Travelers. Tara, biyahe na po tayo. Pinadaanan ako dito guys, pansit, bato. Ayun, bili tayo. Mukhang special to dito. Ah, yung malalapad. Nay, alin po yung pansit, bato? 190 sir. Alin po yun?
Ayan po yung sariwa, yung may ano po yun. Yung po ba yung malalapad yung ano, hibla? Ito po, ayan, magkano po yan? 190, sir. Yung isang? Mandel. Ang dami pala. Lima. Paano ko ito madadala? 190 lang po ito? Opo. Alright, nakabili tayo ng pansit ba to? So, dito ko siya nilagay. 190 lang, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang 8 ata. Ala, nadudurog. Yan. Sana hindi madurog hanggang Makati. Sa mga malulubok pa na may dadaanan natin. Titikman natin yan. Feeling ko masarap yan eh. Yan yung sikat dito. 59 minutes, makakarating tayo ng Naga City. Ngayon ko lang na-realize, ang layo pala ng Naga sa Albay. 2 hours at kalahati. Guys, nandito na po tayo ngayon sa Naga City. So sa rotonda, kakaliwa na tayo. Time check, 10:32 ng umaga. Kumain na ako, nabusog na tayo. Kasama na yung breakfast at saka lunch. Dito na tayo sa rotonda nitong Naga. Hindi tayo pwede magpalipad ng drone dito kasi may aeroplano. Ayan o, Naga City. So papunta tayo doon. Bali dito, dati ako nag-iwan ng sticker eh. Ngayon, hindi ko alam saan tayo mag-iwan ng sticker eh. Dito ako dati nag-iwan ng sticker kasi hindi ko alam kung nasaan yung nanghihingi ng sticker. Ngayon, meron din naghihingi sa atin ng sticker dito. Kaya lang, hindi ko alam kung nasaan siya. Dating gawin tayo guys, iiwan ko muna yung sticker doon kasi hindi pa nagre-reply yung subscribers natin at saka followers natin kung makakapunta sila or nasaan sila. Ayun o. Yun, may isa dito tayong subscribers. Oop. Sir. Sir o. Ay, dalawahin natin. Dito. Po? Hihira ka lang dito. Oo, sakto. Sige, ingat sir, ingat. Yan o. Thank you sir. Lama ingat po, ingat. Sige po. Sir, ako na sir. Oo, oh, dito clip. Anong pangalan mo kaya? David. Okay. Ayun, shoutout. Thank you sir. Ingat po. Shoutout kay Kuya David dito sa Naga. So, iiwan tayo ng sticker. Yun. Tapos, hindi kasya. Tara, 2 oras mula dito sa Naga City, makakarating tayo ng Daet. Update, 11 AM. Dito pa rin tayo sa Kamsur. Bali na sa 1 hour and 20 minutes makakarating na tayo ng Daet at mukhang nagiging cloudy na guys. Sana hindi maulan sa Daet. So nakaka 727 kilometers na tayo mula nung unang araw ng biyahe natin papunta dito sa Bicol. Welcome to Petron Sipukot Kamsur. Yan, so nasa Sipukot na tayo. Ayun, 2 bar pa pala oh. Pero pag-gas na tayo, baka walang gas station dito sa taas. Pang-apat na full tank ata natin to. Medyo madilim. Yan, dito na. Punta na tayo ng Daet. Let's go! Uy, ang linis ang tubig dito ah. Wow, lakas si Kuya oh. Punong-puno ng parcel oh. Pati sa harapan, paano yan liliko? Wow! Ganda ah. Mas maganda pala dito, mapuno oh. Mas malilim. Ayan oh. Lamig oh. Sarap ng ganito, mapuno yung paligid ng daan. Ayos, hindi tayo maiinitan. Woo, wow. Mag-green na dito. Ito na ata yung Eco Park nila or Nature Park. Ayun oh, Bicol Natural Park. So ito na po yung Bicol Natural Park. Welcome, you are now entering the Bicol Natural Park, Camarines Sur. Ah, Camarines Sur pa rin to. Hindi pa siya yung Camarines Norte. Malayo pa ata yung Camarines Norte. Ito yun oh. Dito tayo papasok. Dito sa kulay green na to. Mas green, mas dark green compare dito sa green na ito. Ayan. Picture tayo. Ganda dito, mapuno. Tapos malilim.
Tapos tingnan natin kung gaano kaganda yung kalsada. Uy, bangkingan! Wow! Wow, ganda ng daan! Ayun na, umuulan na. Tara, tuloy tayo. Wala, dadaan lang yan. Uunahan na natin. Lumalakas! Dalisay, basud. Daet. Diretso. Ganda ng bundok, oh. Masabaw, masabaw. Babasa yung cellphone natin, tsaka camera. Bangas ang kaya to. Kapote tayo. Negative to. Magkakapote tayo, pero yung pantaas lang kasi mukhang ganito lang naman talaga dito, parang ambon lang kasi syempre forest. Tapos ang masarap dito guys, maririnig mo yung mga huni ng mga ibon. Tapos kasama yung mga yung hangin na humahampas dun sa halaman o mga puno. Bukod dun sa mga dumadaang sasakyan na pailan-ilan, pero mas mangingibabaw yung huni ng mga ibon pag nakahinto ka. Ayan o. Tara. Ganda dito. Ang tahimik, sobrang tahimik. Tapos gamit natin kapote itong second manipis lang. Ano to? Ay, ito na ata yun. Ano to? Ah, may malaking puno. Tingnan nga natin. Mother Tree. Ah! Welcome, Mother Tree, inang Lauan. Lauan. Biggest tree in region. Ah, saan kaya yun? Sa loob. Tara, tutuloy na tayo. Pwede nyo silipin yan, guys. Naku, lumakas. Lumakas. Laban na yan, kahit lumakas. Woo! Mamaya, wala na yan. Eto na, boundary na to. Camarines Norte. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa boundary ng Camarines Norte. Itong part na to. At itong likod natin ang Camarines Sur. Ayan o, dalawa yung kanilang signage. So yung boundary dito sa part na to is itong tulay na to, Bahi Bridge. Part din ng Norte yung forest. Parang hati sila. Yun, oo nga naman, nasa gitna tayo. Ito yung sur, ito norte. And then, Daet, nasa 26 kilometers na lang. Tapos dadaan tayo dito yung Labo. Pangilan-ngilan yung mga sasakyan na dumaraan. Tara. Yung kasing mga nakakasalubong ng mga rider, hindi na nagkapote. Ganda pa naman ng daan, nakaka-enjoy mga korbada, kaya lang basa eh. Mamaya, dito pa tayo kumalat. Ganda oh. Makaganda oh. Wow. Ganda ng daan na to. Gusto mag drone kaya lang umuulan eh. Oh. Ganda oh. Wow. Napakaganda. Ayan, ito na nga sinasabi ko oh. Uminit na. Diba? Dumadaan lang talaga yung ulan dito. Ang ganda nung daan, tapos kinovera nito mga puno. Oh. Tapos green na green tong gilid. 'Di ba? Ganda. Woohoo! Sharp. Lumalakas.
Wow. Bila ulit. Dito na tayo ngayon sa Daet. Papunta na po tayo dito sa kaliwa. Papuntang Labu o Labu. Manila, 344 kilometers. Ang layo pa. Lucena, 212. Daet, 2 kilometers. Yan naman yung proper, yung pinangbayan. Layo natin. Pupunta na tayo ng Kalawag. So dito yung intersection, ito yung papunta Tagkawayan, tapos ito yung papunta dito sa Daet. Nasa 2 hours naman. Whew, layo pa natin, nasa 6 to 7 hours yan. Kasama na yung traffic tsaka pahinga. Tara, naredso na tayo. Dito naman sa Daet, pwede kayong mag-beach. Malapit sa dagat, may magagandang dagat dito eh. Bagabas ba yun? Bagasbas? Search na lang sa internet guys. Tsaka ang ganda nun na daan akong kalsada ha, mula dito hanggang dun sa tawag dito, si Pukot. Yan, dito na po tayo ngayon sa bayan ng Labu, Labu, Camarines Norte. Mas maganda pala ang daan dito compare sa Tagkawayan at saka sa Ragay. Do mas malawak yung kalsada doon, pero mas okay dito, kukunti ang lubak. Mabilis naman yung biyahe pag kalagpas ang bayan, maluwag na ulit. Para sa akin, parang mas recommended ko to ah, kaysa magtagkawayan at saka Ragay. Tsaka mag-i-enjoy kayo sa daan. Ayun, pakurba-kurbata eh. Papasok na tayo dito sa puro sigsag oh. Ayan. Mas okay dito guys, tsaka hindi ganun ka-traffic, wala gaanong sasakyan. Kung meron man, pang ilan-ilan at saka mga truck. Ayun oh, may bus din oh. Nakaka-enjoy dito. Mas maganda pala dumaan dito eh. Guys, pagdating dito sa part na to, mas malapad na yung kalsada, apat na linyo. Parang bagong asfalto nga, yo. Hanggang saan kaya to? Ganda, oh. Ah, yun, hanggang dito. Ito, mas nakaka-enjoy talagang dumaan dito, ah. Whoopsie. Manila, 300, Lucena, 168. So dito naman tayo sa kanan at ito na po yung Barangay Bagong Silang, Labu, Camarines Norte. Bago tayo makarating ng Kalawag, Quezon. Malapit na. Time check 2:30 ng hapon. Gagabi na tayo pa uwi guys ng Taguig. Natutuwa ako kasi ang ganda ng dinaanan natin at dito natin napili. Hindi tayo nabugbog sa Tagkawayan at saka sa Ragay. Ganda, may pangilan-ngilan lang. Ayun lang naman o. Yun lang, tapos okay na. Ganda na ulit o. Diba? Solid. Maganda palang daanan to papunta ng Bicol. Uhuy. Ayan.
Grabe yun, guys. Grabe, sumayad yung aking crash guard, guys. Sayad, sabi ko na nga ba eh. Ayan, oops. Ala, hindi na, side stand. Ayan. Sayad. Ayun, oh, lalim. Muntik na ako sumemplang. Sabi ko na nga ba eh. Ayan, ayan, oh. Lalim. Sabi ko na nga ba't delikado to eh. Lalo na pag sumasagad. Nag-enjoy. Tara, pag-slide ko, itukod ko yung paa ko. Buti lang matangkad-tangkad tayo. Sa pagtukod ko, overshoot. Hindi ko na-record. Kasi nag-enjoy ako eh. Sabi ko na nga ba, yun ang kanina ko pa binabantayan. Sobrang ganda ng kalsada, nag-enjoy. Pagliko kong ganyan, ayan o, sasayad na eh. Chill ride na lang muna tayo. Or ako na lang muna ibabanking yung motor straight lang. Dito may pangilang-ilang ng butas-butas. Oh, crash guard. Aray. Eto pa po yung dadaanan natin o. Eto o. Puro sigsag yan. May part na ganito, guys, oh. Doon sa pagliko. Yeah. Yun lang naman, mukhang napag-iwanan. And then the rest, yan, cementado na ulit. Minutes, guys, nasa Kalawag na tayo at medyo nakakaumay nga lang yung mga bangkingan dito, sobrang dami, pero worth it kasi na yung daan, maayos, mayroong uka-uka pero pailan-ilan lang, unlike sa Tagkawayan at saka sa Ragay. So mas na-relax yung katawan mo, nag-enjoy ka pa sa bangkingan kung mahilig ka bumangking-banking, o kung mas nag-enjoy ka sa ganitong daan, yung medyo mga sigsag. So, mas recommend ko na dito na lang kayo dumaan kasi grabe yung daan niya sa Tagkawayan hanggang Ragay. Sobrang lubak. Dito, pangilan-ngilan lang naman na parang ganito lang. Yan, ganyan lang. Manageable naman. Ito nga, kikinis pa. Alright, so ito na yung pinakangkanto. Pagpasensyahan nyo na, wala tayo gaano ang footage ng drone dito kasi umuulan. Ayun, Manila, 248. Ibig sabihin na sa 5 oras papapunta ng Manila. Ito na yung pinakangkanto, guys, oh. Ito yon. Aba, malakas pala yung ulan. So kung gusto mong Tagkawayan, dito ka. Yan. Diyan sa kaliwa. Pero kung gusto mo naman sa dinaanan ko, dahit ito, dire-diretso inyo lang. Grabe, 6 na oras pa pala to, guys, pa uwi. Layo pa natin. Alas 10 tayo ng gabi makakarating. Ito kasi nakakaantok pa uwi. Kasi tuloy-tuloy na yung biyahe mo. Ang goal mo na lang makauwi. Makauwi ng ligtas. So ito na yung arko. Nandito yung arko pero napakalayo pa ng Ilocos Sur. Kasi dadaan ka pa ng Tagkawayan tapos Ragay eh. Bye-bye! Paalam! Paalam! Gumaka, Quezon! Maganda dito pag sunrise. So I think dito ko na muna tatapusin yung vlog. At kayo, guys, kung gusto nyo dumaan sa Daet, yun po yung sitwasyon ng daan ngayon sa Daet papunta po ng Albay. So pili na lang kayo, guys, kung gusto nyo sa malubak o sa puro bangkingan. Alright, salamat, this is Kuya J.